Hello guys, good day at welcome po sa aking mountain channel. Okay guys, i-update ko lang po kayo dito sa motorcycle na galing sa junk shop, no. So ito yung nilagyan natin ng headlight before. So ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng signal light dito sa ganitong klaseng motorcycle. Yan. So ito yung ating gagamitin guys, no. Ito yung signal light switch. Ayan, nilagyan ko ng plastic, no? Gumupit lang ako dito sa lumang toolbox. Okay, ito yung ating flasher, guys, no? Ayan. Ayan ang gagamitin natin. So, ito yung balik tayo dito sa switch, no? Gumupit lang ako, guys, ng plastic na do sa toolbox, yung medyo matibay, guys. So, itong wiring pa rin ang gagamitin natin, guys, no? Yung lumang wiring ng kanyang motorcycle. So, ang ginagawa natin, re-repair lang natin yung lumang wiring para hindi na siya bumili ng bagong harness. Yan. So, okay pa naman yan guys eh. Maganda pa yung mga wiring na yan. Kailangan lang natin i-repair. Okay guys, kung natatandaan nyo guys, meron tayong nilagay na eagle eye. No? Ito yan. Yan. Ito yung wire niya. Nakalawit yung wire, no? Mamaya ay kakabit natin yan. Tapos, meron pa akong nilagay sa likod. Ito guys. Yan yung sa likod ng ating magiging signal light. Yung dalawa kanina doon sa harap, no guys. Ayan yung mga wiring. So, iwa-wiring natin yan, no? Okay. Unahin muna natin ikakabit itong switch. Switch ng ating signal light. Ayan. Ito natin ilalagay guys. Install muna natin itong switch tapos magwa-wiring tayo. Hanapan muna natin ng wire yung ating flasher, no? Flasher relay. Yung flasher relay na to. Ayan. Kailangan mahanapan muna natin ng wire para mailagay natin ito sa switch. Ayan. Okay. Dito pa rin tayo hahanap ng wire ng flasher relay, no? Ang original flasher relay color nito is kulay gray. So, kuha tayo ng gray color dito. Pero kung marunong na kayo, kahit na anong color naman ng wire, okay lang gamitin yan. Pero dito, gray ang kukunin natin para hindi nang masayang yung color coding na. So, ito yung gray. Putulin natin yan guys. Yan. Tapos, kahit ano na lang dyan guys. Iduduktong natin dito sa gray na yan. Kasi wala nang gray na kapartner. So ito yung nakuha nating wire, no? Mamaya i-coconnect natin din sa flasher. Yung gray. Tingnan nyo guys, no? Pero huwag kayong mag-alala, mag-iiwan ako ng diagram, no? So dyan natin i-coconnect sa switch. Mamaya guys, ituturo ko sa inyo kung paano ilagay yung flasher dyan sa switch. So yung connection ng flasher. So unahin muna natin ilagay ito, no? Okay, dito natin ilalagay yan guys. Yan sa bakal na yan. Tapos lalagyan natin ng cable tie. Yan. So lagyan natin ng cable tie guys na. Left and right. Okay. Yan guys, pinaward ko na lang. Lagyan ko ng cable tie na. Ayan. Ganyan ang ano niyan. So okay na yan. Kukonnect na lang natin yung flasher. Okay guys, nandito na tayo sa likod ng switch. So ito yung mga wire niyan. Tatlong piraso yan guys. Tigi-tigisa yan, no? Isa sa left, isa sa right, tsaka isa sa papuntang flasher relay. Okay, yun ang pinaka-source niya, yung flasher relay. So itong wire na yon, itong kulay blue. Yan. Okay, lalagyan natin ng wire yung kulay blue na yan. Yung papunta naman siya ng flasher, no? Doon sa letter L ng flasher. Mamaya ituturo sa inyo, guys. So, ito yung wire. Iduduktong na natin dito sa blue. Okay, guys. Iduduktong na natin. No? Forward ko na lang para mabilis. Yan. Okay, guys. Naiduktong na natin, no? Tsaka, lalagyan natin ng shrinkable tube. Tapos, na-lighteran natin. Okay. Make sure na nasa gitna lang, no? Yung shrinkable tube.
bago natin initan. Gamit tayong lighter. Ayan, tapos na guys, no? Tapos, yung wire na yan, isasama natin dito sa wire na dalawa. Ayan, sa dalawang wire na yan, para naka-organize, tapos ilalagay natin dito yung flasher natin. So, ito yung ating flasher guys, no? Pagdating naman sa flasher guys, may mga letter yan, no? Ito. Ayan, medyo malabo, pero tumingin kayo sa screen guys, papakita ko yung mga letter ng ating flasher. Ayan, dyan. May letter B. Tapos yung isa, L. Ano? So, yung B na yan, guys, i-connect natin dito sa accessories wire. Ayan, yung accessories wire yung wire na yan. So, i-connect natin yung B, ano? Ayan. Lagay muna natin ito, flasher. So, ito yung B, ano, guys? Papunta yan sa accessories wire. Itong pinakita ko sa inyo kaninang wire, ito yung karugtong nun. Ayan. Pero dito tayo kukuha guys, no? Kasi mas komportable tayo dito kumuha. Okay, para makikabit natin itong wire na yan. Ayan. So, ito yung wire na yon. Gamit tayo ng test light or test bulb. So, balatan na natin yan guys. Para ma-try natin. Okay guys, ito palang test bulb natin. Lagay natin sa negative. Tapos yung ayan, nakalagay na yung binalatan natin kanina. Ito. Ayan. On natin ignition. Tapos i-test natin. So, ayan. So, may power siya, no guys? Ayan, umilaw yung ating test light. Tapos, pag inop dapat walang power. Ayan. So, walang power. On natin. Dapat may power. So, yan yung ating accessories wire. Doon natin ilalagay yung flasher, yung B ng flasher dyan sa accessories wire na yan. So, ito yon. Ayan. Yon, yung B na yan, guys. Medyo malabo, pero tingin kayo sa screen, guys. Ilalagay ko. Ayan. Suot natin yung wire. Okay. Ayan, guys. Nailagay na natin, no? Yung B ng flasher. Ilagay na natin. Lagyan na lang natin ng tape. Okay guys, yung isang terminal ng ating flasher, no? Kukonek natin mamaya. Lagyan muna natin ng tape to. Yan guys, nalagyan ko na ng tape, no? Ito naman yung isang flasher guys, no? Yung isang terminal ng flasher. Pupunta tayo doon sa switch. Kung kanina, kinonek natin mahabang wire. So yung blue, ayan. So ito yung source, no? Ng ating switch. So doon natin itatap yung source na to, dito natin itatap sa letter L ng ating flasher. Yan, ito yung letter L ng ating flasher. Yun ang magiging source niyan ng ating switch, no? So pasuot natin dito, isasabay natin sa dalawang wire na yon para naka-organize. Ayan, saka natin babalutan ng electric tape mamaya. So hindi natin kailangan magpalit ng buong harness, no? Kung malalaman niyo yung mga wiring, madali lang, no? I-re-repair lang natin yung mga wiring. Ayan. Matitibay pa naman itong mga wiring ng ating motorcycle. So hindi tayo magpapalit ng buong harness ng motorcycle. So suot lang natin dito. Tapos i-connect natin sa L ng flasher. Yan. Sakto nyo na lang guys. Tutuloy na lang natin yung sobra. So, ito yung letter L ng flasher. Ayan. Ayan guys, na-connect ko na. Ayan, gumamit din ako ng shrinkable tube dito. Ayan. Para sigurado yung kapit, hindi bubuka yung ating balot. Okay, na-connect na natin guys, no? Ayan, pit na pit siya.
Na-connect na natin yung source ng switch doon sa L ng plaster, no? Ayan, naka-organize yung atin. So, ito yung source ng ating switch. So, ito na lang dalawa, no? Hahanapin natin ngayon yung left and right dito sa dalawang wire na yan. So, paano mahanap, guys? Kailangan natin gumamit ng test light or test bulb na ginagamit natin. Okay, ito yung ating test light. Ilalagay lang natin sa negative ng battery, guys. Kamukha nung kanina. So, on natin yung ignition. Tapos, punta tayo sa wire. I-right natin yung switch. Kailangan naka-right. Kung sino yung aandar, yun ang ating connection ng right signal light. Kailangan naka-switch sa right, no? Guys. Oh, so, wala ito. Hindi yan yung right signal light natin. So, ito. Okay. Kuha nyo, guys. So, ito yung right signal natin. Kailangan naka-switch yung switch ng left and right, no? Ito yung right signal light. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, i-left natin. So, yung puti na yung left, no? Left signal light. Kanina yung right. So, ito namang puti. So, itong transfer dito. So, ito yung magiging left signal light natin. Okay, connect na natin, guys. Alam na natin yung wiring. So, yung kulay red, no? Yung right signal light. Yan. So, ito yung dalawang ilaw natin sa likod, no? Yan ang gagawin nating signal light. Yung dalawang eagle eye na yan. So, kailangan natin gumamit ng wire. Exit kasi yung wire natin para ipagtukpong yung dalawang ilaw na yon sa harap at sa likod. Ayan. So, ganun lang, guys. So, ito. Ito pa rin yung mga wire na gagamitin natin, no? Ayan. Wala tayong wire dito. So, ang ginagamit yung signal light, guys, ay kulay sky blue at saka orange. Ayan yung sky blue. So, gupit na lang tayo. Para nasa color coding pa rin tayo. So, ito yung wire. Dudugtungan na lang natin kahit na magkaibang kulay. Para mag-connect dun sa likod. Tapos, ito yung dalawang terminal. Importante, alagay natin yung color coding nito. Dun sa dalawang wire na yun sa signal light. So, ito, ginupit natin, guys, no? Ilalagay na natin dun sa switch. Ilagay ko na, no? Forward ko na lang, guys. So, ayan, nakalagay na, guys, no? Ayan na yung ating left and right na connection. I-install natin doon sa ating mga ilaw. Sa unahan at sa likod. Okay? So, ito yung dulo nun, guys, no? I-connect natin sa mga ilaw. Ayan. So, pandarin natin sa right signal ng switch. Right na yan, guys, no? Tapos, kukonek natin yung isang wire. Titingnan natin kung gagana yung ilaw. Okay, iba na kasi yung wire pagdating dito, no? So, itong light blue. O, sky blue. Yan yung ating right signal. Okay. So, ikukonek natin sa positive ng ilaw dito sa harap. Ayan, guys. Connect ko na, no, guys. Ayan, guys. Naka-connect na. Tapos, yung negative ng ilaw, dito na lang sa ground. May wire na ground dito. Ito. Kukonect natin yan. Ayan. Okay, balatan muna natin yan, guys. Ayan, guys. Binalat ako na, no? Diyan natin ikukonect yung ground ng ilaw. So, i-connect natin. Ito yung ating eagle eye, no? Okay, na-connect na natin yung negative at saka yung positive ng eagle eye dito sa right. Ano, guys, yung isa naman, ito. Okay. Kasama lang natin yung ground dyan. Dito sa isang wire ng eagle eye. So, i-switch muna natin. Tingnan natin kung gana yung right, no? Ayan. So, ayan, guys, gumana, no?
Okay, tama yung process natin. So, paulit-ulit lang guys, hanggang doon sa likod ang connection, no? So, yung isa, itatry natin. So, ito yung wire ng isang eagle eye. So, yung positive niyan, ilalagay natin dito sa isang terminal ng switch. Ayan, itong orange na yan. Okay. Ito. Ito yung positive ng isang eagle eye. Dito sa orange. Tapos yung negative, sama na lang natin doon. Okay. Ayan, kapit na natin to guys. Ayan guys, pinowered ko na lang, no? Kinapit na natin yung positive nung isang sa right, left signal naman. Positive. Maganda kasi pagka shrinkable tube, no? Ayan, hindi kakalas ang ano, wiring. So, ito. On natin, ignition. Tapos, tingnan natin kung gagana na siya. Ayan. Gumana na guys. So, okay na, no? Meron na siyang signal light na left and right. Ayan. Iduduktong na lang natin yung nasa likod na signal light. Napakadali na lang nun guys. Importante, ito okay na. Yung nasa harap natin. Okay, ang kailangan na lang natin guys ay duktungan tong mga wire na to. Hanggang doon sa likod. Kasi aabot eh. Tapos ito yung ano, yung ating eagle eye dito sa likod. So maiksi, no? Kailangan natin ito kung unong wire. Yan. So ito yung connection, no? I-organize natin dito sa mga wire na to. Tapos babalutan natin. Yan. Babalutan natin yan guys pagka na-connect, na isama na natin yan para malinis yung wiring natin. Tutupo nga natin yung dalawang yan hanggang doon sa likod. Okay? Ito. Itong dalawang wiring ng signal light. Siyempre, pupuha pa rin tayo dito sa pinaglumaan nating wire. Ayan. Ito pa rin wire natin na yan ang ating gagamitin. So, ito. Pumutol ako guys, no? So, kasi lang siguro ito doon sa dulo. So, i-tutupo na natin para mailagay na natin yung mga ilaw. Sama natin dyan. So, balatan natin guys. Ayan guys, naduktok ko na, no? Pina-forward pa nila. Ngayon, pagkatapos nyan, iduktong na natin yung nasa likod. Maganda kasi pag may ganito, hindi bumubo pa. Ayan, tapos na guys. Okay. Okay guys, i-connect na natin yung eagle eye dito sa likod, no? Yung ginawa nating signal line. Itong dalawang to. So, ito yung ating connection. Ayan. So, on na natin guys. So, tingnan natin kung gagana na siya. Kung sasabay yung nasa likod. Ayan. Right signal. Ayan. Gumagana guys. Tingnan natin nasa likod. So, ayan, gumagana rin. Ayan. So, sumasabay na siya, no? Sa harap at likod. Okay, yung isa naman na to. Sa left signal. Ayan. So, gumagana na rin, no? Tingnan natin to sa likod. Okay. Ayos. Meron na siyang signal light sa harap at sa likod. Okay, yung wiring natin guys, no? So, ganun lang mag-wiring, no? Madali lang. So, magbibigay na lang ako ng diagram sa dulo ng video guys. Para mas madali yung makuha yung pag-wiring natin. Babalutan na lang natin itong mga wire na yan. Okay? So, ayan guys, nabalutan ko na, no? So, naka-organize na yan. Ayan. Okay? Ayan. Ito sa starter to. Okay, saka na lang natin gawin yan. So, ayan, nakabalot na lahat, no? Malinis na siya. Kailangan lang natin hugasan yung kanyang motorcycle. Ayan, okay na. Hanggang dito, guys. Ayan. So, nag-iwan ako para doon sa horn. Ayan. Para pag nag-install tayo ng horn,
meron tayong connection. Ayan. Okay na. Try uli natin, guys, no? Ayan, gumagana na. Yun, okay. Dito sa likod. Ayan, okay na. Sa left naman. Okay na yun. Ayan, gumagana na siya, guys. Okay. Ugasan na lang natin yung motor na to bago natin ibigay sa kanya. Okay guys, linisin muna natin, no? Para mabawasan yung sobrang kapal ng kanyang dumi. So hindi natin yung taas dito lang sa para luminis lang ng konti. Kahit pa paano luminis na. Ang totoo niyan, guys, itong motorcycle nito galing sa junk shop, no? Nabili niya ng 1,500 pesos. Ganun lang yung presyo niya, tsaka pinawiring lang niya. Kung mapapansin niyo, nung una ito, hindi talaga gumana. Dinala lang dito to kasi hindi gumagana. Ngayon, check up natin. Yun, nalaman natin kung ano yung mga sira. Okay, guys, sana nakatulong yung pag-wiring natin ng signal light, no? So mag-iwan na lang ako ng diagram sa dulo. So hanggang dito na lang ang ating video at thank you sa panonood and God bless. Bye bye, guys.